Kumusta YouTube? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita at lagi po namin kasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Paki-share na rin po mga utol para naman po marating natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Ang paksa na pag-uusapan natin today is kung halimbawa parang binaliwala ka, iniitsipwera, isinasa isang tabi ka ng taong mahal mo, let's say nililigawan or let's say ex mo. At kung madalas mo bang naitatanong sa sarili mo kung bakit napunta ka sa ganitong klaseng sitwasyon, considering na dati namang napaka-importante at bukod-tangi ka sa kanya, hindi mo naman masabing hindi ka minahal dahil mismong ikaw ay na-witness to, naging saksi sa mga oras at sakripisyo ding ipinakita niya sa iyo. At sa ngayon, maaaring stress, natatakot, nalulungkot at nanghihina ka sa sunod-sunod na sleepless nights at heartaches na ipinupukol ng taong mahal natin sa atin. Pagpuyatan mo man ay di ka makahanap ng malino na sagot. Ang clear at nakikita mo lang sa ngayon ay baliwala ka nga. Kapapong, hanapan natin ng linaw at solusyon, kasagutan para masaisaayos natin ang kalagayan mo. Pero bago po tayo umusad mga kapatid, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Before we proceed mga kapapong, gusto ko nga po pala kayong imbitahan sa ating Papong TV FB page dahil doon po tayo nag-upload ng mga tinatawag po nating short video. Napakarami po kasing katanungan sa ating comment section at doon nga po tayo sumasagot sa pamamagitan po ng isang mga short video. Iba-iba po yan. Meron pong tungkol sa, halimbawa po may utang po yung ex natin. Halimbawa po is, paano ba, iba-block ba natin yung ex natin or hindi? Paano po kaya kung birthday ng ex natin, babatiin po ba natin o hindi? Nandun po lahat yan at ginagawan po natin ang mga short video sa ating Papong TV FB page. So, diretso na po tayo sa ating usapan today mga utol. Ang pagbaliwala sa taong mahal natin ay napakaraming ibig sabihin. Kulang ang isang vlog para isa-isain ang mga posibleng dahilan. Pero una, kailangan muna nating i-isolate ang sarili natin sa kanya at manahimik for a while. Mag-observe just to better understand kung bakit parang nawalan tayo bigla ng value sa kanya. Alam kong paulit-ulit at binabalik-balikan mo yung ipinapakita niya sa'yo. Yung mga let's say na pag-usapan nyo or pagbaliwala nga niya, yung mga chat niya siguro, yung mga former na chat niya, alam ko paulit-ulit na binabalikan at binabasa niyo yun, pilit na ina-analyze mga kapatid, which makes it more tough sa totoo lang. And for all the 100 reasons kapatid, breakdown natin para mas klaro at madalian tayong gawa ng paraan. Obviously kasi pag tayo ay parang ibinasura, binaliwala, sinet aside, literally means he or she doesn't like us. Ayaw sa atin kapatid. Yun lang naman ang pinaka bottom line po niyan. At ang pagbaliwala nga po ay isang way in telling you na huminto at huwag mo na pong ituloy or i-pursue ang anumang binabalak mo. Sa totoo lang, alam naman natin yan, most people doesn't like the idea of rejecting somebody. Instead, babaliwalain ka na lang yan para magets mo yung mensahe, yung kasi yung parang pinakamas madali. Pag-usapan natin today mga kapapong, yung mga dapat nating gawin, any immediate reaction na dapat nating maipakita pag biglang baliwala ang tingin sa atin ng taong mahal natin. Number one po sa ating listahan, kung halimbawang tayo po ay binaliwala, try not to look desperate sa mga mata po niya. Importante ito kapatid ha, huwag nating ipapakita na tayo po ay sobra-sobrang apektado. Yung talagang tayo po ay nagpapaawa pa sa nangyayari sa atin dahil tayo nga ay parang binabaliwala. Huwag na huwag po nating gagawin yon. Kung mahal at gusto mong isang tao and you're trying to do your best at nagpapakita ka ng iba yung determinasyon, desperado pa rin po ang makikita at mababasa po niya sa atin. Instead, pull back a little bit at iwasan mong iparamdam na hinahabol mo siya. Kailangan hindi niya maramdaman yun eh. Kaya nga po yung mga taong very cool, alam mo sobrang effective po sila sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Iwasan mong mapuna ka. Mapuna niya na apektado ka sa pagbabaliwala niya sa'yo. Magiging mas appealing kasi ang mga taong may goal pero hindi po nakikitaan ng pagkadesperado.
Pangalawa, kapatid, spend time with people na nagpapahalaga sa'yo. Napakarami niyan, ha? Meron tayong mga tinatawag na mga tropa, barkada, yung mga very close po sa atin, mga kamag-anak po natin, family po natin. Lahat ng mga yan, undeniably, ay nagki-care po sa atin. Tama po ba? Kailangan po natin sila in gathering our self-esteem. Ito medyo tricky pero epektibo. Dahil alam naman natin na para makita on how valuable you are, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong totoong nagki-care talaga sa'yo. Kaya instead of worrying na bakit hindi ka bina-value, be out there and be positive with family and friends. People will see it, including him or her. Hindi pwedeng hindi. Mahalaga din kasi na our own emotional desires are met. Para tumaas din po ang ating self-esteem at may pakita po natin sa kanya yon ng totoo. Pangatlo po na dapat nating gawin kung halimbawang tayo po ay binabaliwala ng taong gusto natin at mahal po natin. Pursue other purpose in life. Huwag po tayong masyadong nakatutok sa kanya, kapatid. Isang malaking hakbang ito. Hakbang na sa mga panahon kasi na nakakaramdam ka ng pagbabaliwala sa'yo, kasama na dyan yung boring ang nagiging tingin sa'yo. He or she doesn't see any progress, kaya siguradong babaliwalain ka niyan. Alam niyo yun, pag ikaw ay inspiring at napakaraming magagandang bagay, positive na ginagawa sa buhay, walang pwedeng bumaliwala sa'yo eh. In fact, gustong-gusto kang samahan ng kahit sinong tao. He or she doesn't see any progress, kaya gusto niyang putulin ang ugnayan. By pursuing some important things rather than him or her, ay agad-agad maghahatid ng katanungan sa kanyang mga isipan. Kasi pag bigla kang nag-pursue na hindi niya inaakala, biglang sasabihin niya, akala ko buntot ng buntot sa akin to, akala ko may gusto sa akin to, akala ko habol-habol sa akin to. Di ba parang bigla mong ipinakita na, akala mo ganun, okay, dito ako. Parang ganun, di ba? Alam niyo, napakalakas ng dating po nun at very appealing po yun. Make him or her wonder na baka mali yung ipinapakita niya sa'yo. Malilito siya, kapatid, magkakaroon siya ng confusion. Kaya kung biglang tinahak mo yung goal mo, instead of worrying, magiging very appealing ka po sa kanya. Pagka kasi naiparamdam mo kagad yung purpose in life mo bilang ikaw, yung sarili mo, ha, ang mas mahalaga, re-respetuhin ka ng kahit sinong tao, kahit po siya. Pang-apat na po, kung halimbawang tayo po ay binaliwala ng taong mahal po natin, baliwalain mo rin and prioritize space. Nakakasindak, ha? Laging epektibo po kasi na pagka ginawa mo yung hindi po niya ine-expect, kapatid, mapapaisip ang taong mahal natin. Yung pagtatanong, pag-uusisa, pilit na alamin kung bakit binabaliwala ka ay mga pangsariling urge po yan. Na alam naman natin na tinutulak ng instinct natin na gawin mo kahit mali. Isa na nga rito yung constant messaging, constant na pagtawag, pangungulit, sunod na sunod. Alam mo yun, pagsilip sa FB niya, oras-oras. Pero sa ganito, lalala ang mga sitwasyon. So para maitama at makaiwas po tayo sa mga bagay na sisira po sa'yo, bigyan mo agad ng time and space apart. Kumbaga, distansyahan mo kagad, kapatid, para luminaw at magkaroon ka ng panahon para mag-isip. Sa ganito lalamig at magsusubside ang masamang imaheng nakikita niya sa inyo. Like for example, baka alam niyo nakukulitan siya sa'yo. So by means of giving space and time apart, babalik yung respeto at magsasubside po yung negatibong tingin niya. Itong period kung saan magbibigay ka ng space apart po kasi ay malaki ang maitutulong sa inyong dalawa. Both of you need enough time para ma-realize. So yun nga, pagka ikaw ay nagbigay ng mga ganyan, magagamit niyong pareho. Reflect and consider yung mga pagkakamali that lead sa pagbabaliwala niya sa'yo. Maaring ma-realize niya eh. Oo nga, no, mali yung ginagawa ko rito. Medyo masama pala yung impression ko dito kay John. So ngayon, na-realize ko na. By giving space po kasi, parang ibinigyan niyo po siya ng respect. So matutuwa po siya dun. Magkakaroon po kasi kagad kayo ng positive impression pagka kayo po ay nag-provide. Siguradong magbibigay at mapapaisip siya rito ng isang resolusyon sa naipapakita nga niya sa inyo. Maaring maisip niya na, oo nga, mali ako. Hindi ko dapat siya ginaganon kasi sa totoo lang, hindi naman po pala siya talagang nangungulit. Hindi naman po pala talaga siyang naghahabol. Diba makikita po niya yung mga good qualities niyo eh, by just giving a simple space. You may not believe that easily, pero dito magbabago ang tingin ng tao sa'yo. Lastly po, kapatid, dahil nakikita natin na tayo po ibinabaliwala,
Pagmasdan nating mabuti, suriin nating mabuti, siguraduhin mong binabaliwala ka nga talaga. Baka kasi mamaya nabibigyan lang po natin ng masamang perception. Baka kasi nag-overreact dahil nga po syempre emotionally affected tayo, nagiging sensitive po ang isang tao. Sensitive lang tayo sa ilang mga kadahilanan. Try to clearly assess kung talagang binabaliwala nga tayo ng taong gusto natin. Baka naman may pinagdadaanan lang po siya, busy or trying to achieve a certain goal. Baka hindi po natin nakikita. At instead of pursuing to get her attention or his attention, baka dapat tayong umintindi at magbigay nga po ng tinatawag na suporta. Also, yung mga bagay na to, just don't let it consume you, kapatid. Kumbaga, focus sa sarili. Huwag nating, okay, huwag tayo masyadong magpadala na, yun nga, yung kinukonsumo na po yung oras natin, dinedrain na po yung utak natin, sobrang stress na po tayo, hindi na po tayo makaisip kung anong gagawin natin, apektado na po ang ating trabaho, apektado na po ang ating pag-aaral, health natin, lahat-lahat ng yan, kapatid, ikinukonsume ka na nga, iwasan po natin yun. Dahil syempre, dapat pa rin nating unahin ang ating sarili. Dahil pagka ginawa po natin yun, dun tayo makikita ng isang tao na very valuable. Kasi nga po, paano ka i-value ng isang tao kung pinapakita mo naman na wala ka din parang pagpapahalaga sa sarili natin, di ba? Learn to value yourself. Dahil pagka nakita po nila na binibigyan mo ng halaga yung sarili mo, tututok yan, kapatid. Doon nila maiisip na, ay oo nga, mahalaga pala siya, di ba? Lalo na nga po, sabi ko, pagka pinapalibutan niyo po yung sarili niyo ng mga importanteng tao din, na pinapakita nila kung how they care about you. Kasi when we value ourselves, doon po makikita ng isang tao kung gaano kakahalaga. Huwag tayo masyadong sensitive kung halimbawa hindi tayo sinasagot sa phone or let's say hindi sinasagot ang chat natin, kapatid. Lahat po yan may mga panapanahon lang. Maaring sa ngayon is hindi pa ganun kalalim ang tingin niya sa'yo, pero kung alam mo yun, marunong kang magdala, alam mong dalhin ang sarili mo, unti-unti, gradually, makikita rin po niya yung halaga niyo eh. Kaya wag po tayo masyadong sensitive, wag po natin masyadong i-down ang sarili natin. Dahil lahat po yan may pag-asa. Hanggang dito lang po muna si Papong TV, mga utol. Sana po nakatulong po tayo and sana po narating po natin yung makaibigan po natin dyan na gusto po natin marating. Siyempre, at tulungan, alalayan, mga utol. Ingat po tayong lahat. Siyempre po, mahalin po natin ang mga pamilya natin. Suportahan po natin. Hiningal. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.